May mainit na pahayag si Pastor Apollo C. Kiblon in the Kingdom of Jesus Christ sa kanyang programang Spotlight sa mga nais patahimikin ang SM9. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Sara Santos. Amen. Huwag niyo kaming takutin na alisin ninyo ang SM9. Pag yan ang ginawa ninyo, talagang masama kayo. Kasi ayaw niyo makinig sa tama. Magpasalamat kayo sa bansang ito, merong hindi natatakot magsalita ng totoo. Amen. Para mag-guide ang ating bansa, hindi malugmok sa kadiliman. Yumayaman ba ako sa pagsasalita ng katotohanan? Hindi. Ako pa yung gumagasto sa SM9 ng laban kasamang bayan para harapin ang mga ulupong na ito. Ito ang mariin na pahayag ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ sa kanyang programang Spotlight ngayong Martes, Nobyembre 28, patungkol sa napababalitang nais silipin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SM9. Truth that matters. Ang SM9 ay kilala bilang malakas na boses na lumalaban sa komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF, partikular na sa programang Laban Kasama ang Bayan. Ngunit sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy na ang SM9 ay tumutulong para sa nation building ng bansang Pilipinas, tumatayo para sa kabutihan at walang ginagawang masama. Ang SM9 mabuti ba? Amen. May masama bang ginagawa ang SM9? Ang kasalanan ng SM9, nagsasalita ng totoo, kasalanan ba yun? Para sa mga sinungaling at mga korap, ang SM9 ay masama. Oh. Pero para sa mga katulad ko, tumutulong for nation building, sinusugpo ang masama, SM9, isa lang sa ata ang boses ngayong nananatili. Pagkatapos, gusto mo pang ligwakin? Gusto pa ninyong ligwakin ang SM9? Masama kayo. Niligwak na nga ninyo ang Facebook, pati ang YouTube namin. Mga masasama kayo. Wala namang kaming ginagawa dyan, kundi magturo ng good manners and right conduct. Amen. Ituwid ang hindi matuwid. Tulungan ang ating pamahalaan. Lahat yan kabutihan. At hindi tayo nababayaran. Amen. Para gawin ang masama. Tumatayo tayo para sa kabutihan. Walang istasyong ganyan sa Pilipinas. Dagdag din ni Pastor Apollo na ang mga pinuno ay hindi dapat kilabot sa mga mabuti at dapat mas lalo pang hikayatin sa voluntaryong paggawa ng mabuti at pagtulong sa gobyerno. Dita hindi terror ang mga rulers sa good works but to the evil. Ilan ng pamnan government organizations, ilan na ang award na tanggap natin sa kanila? 65 as of today. 65 recognitions and awards. Sa gobyerno, ni isa wala. Mga private individuals ang kumikilala. Sa inyo na dapat kumilala sa mga katulad namin, wala ni isa man sa inyo na naging courage na lalo sa amin, na pumunta at in-encourage kaming lalo para kami lalong tumulong. Pinag-iinitan pa. Hindi mo? At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Praise, ipipraise tayo. Hindi ako pinipraise eh. Sa ginagawa ko, hindi naman ako naghihingi ng praise. Kumbaga, kung talagang mabuti ka, nakikita mo ang isang constituent mong katulad ko, voluntarily, nag-aalay para sa nation building, tumutulong kumukontribute. Eh kahit man lang pikpikin ka, we encourage you to do more. Malaking bagay na yon sa atin, di ba? Pero ang pinipraise mo, ang pinainom mo ng kape, itong mga ulupong, ano ka? Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SM9 News. Ayun, napakaganda ng mga tinura ni Pastor. Ang SM9 ay hindi kalaban ng pamahalaan. Ito'y katuwang ng pamahalaan for nation building and good governance. At ang pagtatanong o ang pagpapaabot ng puna ay para sa pagpromote ng good governance. Yun po ang sandigan ng katotohanan sa mamamayan. Kaya kami ay nagsasabi kung sino talaga ang totoong kalaban at sumisira sa ating bayan. Gusto ko yung sinabi ni General Kabangbang kanina, na
Basta alagaan nyo kami, di ba? So, and we're asking the same to the generals, no, the AFP, na ganito yung ginagawa sa amin, di ba? Na alam nyo kung na pinaglalaban namin kayo. And we're asking the same to our people kasi magkakaisa tayo sa laban na ito. No? So totoo lang, kayo talaga yung makakapigil nito. Dahil pag ang mga opisyal natin ay abusado at tingin talaga nila na they're on top of the world right now, kailangan natin silang bigyan ng leksyon na ang taong bayan ang totoong lakas ng demokrasya. Correct. Yes, at bigyan din natin, no, yung sinabi ni Pastor na bakit ang dapat ng ating mga leader, ating pamahalaan, hindi sila terror sa woodworks, yes, kundi sa mga evil. Ano po ba ang ginagawa ng SMNI? Ano po ba ang ginagawa ng efforts po ng ating buting Pastor? Hindi po lahat kabutihan, hindi po tayo nangihingi ng praises, pero kahit suporta po at hindi po pagsupil sa malayang pamamahayag po na ginagawa ng SMNI.